Yes, hello, good morning everyone. At nandito po tayo ngayon sa Maynila. At nandito po tayo sa harap ng City Hall. At sa gilid lang po natin ang Agustinan. So anyway, papakita ko sa inyo ngayong good morning na hindi po masyadong good. Kasi nakikita po ninyo yung panahon natin, mainit nga. Pero napansin nyo marami ng parang mausok na. I remember na noong time ng ECQ, GCQ, hindi po ganito. Every morning po nakikita ko po hindi ganito. Ang ganda po ng paligid. Parang malinis talaga yung hangin. So ngayon bumalik na po tayo sa GCQ at 1 month po tayo mag-GCQ. Napapansin ko po na iba na po ang ihip ng hangin dito po sa lungsod na ni Manila. Medyo foggy na, medyo polluted na konti. Hindi na siya ganun kalinis. So that's it. Mag-update tayo dito mga ka-reds at titingnan natin kung magagawa natin for today's content. Well, subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, and then hit that bell button para po ma-notify kayo every time. So anyway, good morning po. Happy Thursday po sa inyo lahat. Ito po yung channel Reds. Reds ang dulo, Zay ang dulo. So yan po, good vibes lang po tayo. Po sa inyo lahat, nandito po tayo ngayon sa harap ng City Hall. Dito lang po yan sa lungsod ng Manila. At nakikita po ninyo, may nakikita po kayong mga ginagawa dito nga mga po tayo ngayon sa Manila City Hall at dito po tayo ngayon sa harap lang ng Lagos Nilad, banda. At dito lang po sa may harap ng Burgos lang. So nakikita ninyo, may ginagawa na po dito mga scaffoldings dahil may aayusin po sila. Ang sabi po ni sir kanina, itong part na to is tatakpan yung mga butas-butas. Sir, yung good morning po. How are you po? Kamusta po? Ayan po sir, ano pong gagawin nyo dito ngayon? Nag-aaro lang po, nag-repas lang ng mga butas-butas. Butas-butas lang? Pero yung mga wiring, yung mga ano lang aircon, hindi pa kayo mag-aaro? Bali yung mga butas-butas ng lahat. So bali maglalagay na kayo ng scaffolding simula doon hanggang sa dulo. So ano, may trabaho na naman. Ayun, kikita na naman tayo nito. Sana pangpanginasal. Ano probinsya mo sir? Bicol po ako, Bicol. Sa Bicol, sir? Sa Obligan, Albay. Albay? Yun, alam ko yan. Ayan po si sir. Pangalan, sir? Ariel Aberlia po. Ayun, sir Ariel, yun. Bali, anong posisyon mo dito, sir? Anong posisyon mo sa trabaho na to? Bicol po, masental finger. Ayun, ayun, posisyon pa to si sir. Yayamanin pala ng konti to si sir. Yung mga project ka, sir, may ibang lugar din. Marami kayong project sa ibang lugar. Po. So ayan po, nakikita po ninyo, sila po ni sir ang gagawa dito. Nagsisimula na po sila maglalagay ng scaffoldings simula doon hanggang doon yan sa dulo. So abangan natin yung mga trabaho nila dito. Sir, good luck sir ha. Pagpatuloy lang inyo po sa service sa Manila. Ayan po, may mga tataho na po doon. So ayan po, itong mga tubo na to nakikita ninyo dito ngayon. Ayusin niya po nila yan. Meron na mga clamps yan. Then ilalagay na po yan mamaya doon para mabuo siya bilang scaffolding. So magiging hagdan yan siya para tatakpan po yung mga butas-butas. Paparehan lang sir, mga ganyan. Opo. Yung mga dating na butasan, no? Ayun, so yun po ang proyekto dito ang pinagawa niyo may sa Manila City Hall is tatakpan po yung mga butas-butas. For example, like this. Yan, mga ganito po. Okay, so yan mabutasan nila ngayon. So marami pa po to kasi sa taas nakikita po ninyo, yan po may mga butas-butas din doon. So lahat po yan is tatakpan po yan. Yan po yung trabaho na magagawin ng ating mga contractor dito. So ayun mga contractor dito sa Manila City Hall. So yan po, Dinosaurs Corp. Pare-pare ba haba niya, sir? Pare-pareho haba niyan. Depende sa ano. Ayan sa mga taga Bicol po, ayan po si sir. Hindi pa ata umuwi si sir sa probinsya. Lockdown. Lockdown si sir. Sir, kamusta niyo po yung pamilya niyo? Okay naman po. So, bravo dito sir. Shoutout mo dito sir. Baka makita nila to. Sa mga anak, may anak ka ba sir? Ayun. So ayun po, nakita po natin tuloy-tuloy po ang pag-aayos si sir kasi mamaya na po ilalagay na po ito, dahan-dahan na po ito nasisimulan na si ayos para may tayo pong scaffoldings para dun po matanggal yung mga butas, natakpan na po yung mga butas-butas. Actually po sa kabilang side, may nakita ako doon ng past few days
may ginagawa doon yung mga wiring, yung mga tubo ng aircon na yan, sinaayos na po. Ayan po, Dinosaur Corp po. Buseng, salamat sa tao. Provincia mo, boss? Provincia mo? Akin City lang, dito lang. Ano posisyon mo dito, pre? Ano posisyon mo dito? Carpenter po. Ayun, carpenter. Matagal ka na ba, carpenter? Oo. Mga ilang taon na? 12 years na ako sa carpenter. Oo. Ayun. So yung trabaho mo ito ngayon, boss, yung tatakpo-takpan lang? Oo. So tulong ko kami sa kanila, mga tubero, mga so bali, prepare po yung mga butas na yan, yung katuod na. Mga ganyan-ganyan. Tatakpa na yan. Okay. Dahil marami ng trabaho to, no? So ayan sir, katawa mo na siya. Huwag mo na pakialaman kasi gumagawa sila ng ano. Nagpapahinga sila. So ito pre, ito sir, bubuhay na to. Bubuhay na mamaya. Bubuhay na mamaya. Oo. Hanggang sa taas pa yan, sa dulo? Hanggang doon sa may pinakadulo? Hindi, hanggang lang. Ah, dyan lang sa may layer na yan. Oo, ayan. So, medyo mahaba-habang trabaho na naman to, sir, no? At least, may trabaho na. Sir, good morning. Hey, good morning, sir. Okay lang, sir, okay lang. Mag-vlog ka pala. Oo. Binibilang ko lang. Oo. Magandang umaga. Oo, magandang umaga, sir. Kamusta naman, sir? Okay, okay lang. Robin, kaya yan? Apa? Thank you po, sir. So, po, taho break time sila ngayon. Mamaya na po sila mag-ano pa. Yan po yung mga clamps. Yan po yung nilalock dyan dyan. Mamaya sa mga tubo. So, nakikita po ninyo. Marami po yan. Ika-clamp po yan dyan sa loob. Ipapasok po yan para mag-lock siya. Then, magiging ganun yung output niya. Dikit-dikit po siya. So, yan, meron na siya. Actually po sa Taiwan at China, usually ginagamit na iba is hindi po tubo. Kawayan po. Actually po yung basic talaga na ginagawang scaffolding, yung tubo. Pero nga ay kawayan pala. Pero ngayon sa ngayon kasi, iba na, so tubo na lang. Mas mabilis pa kasi yung tubo, saka kawayan kasi pag tumagal na, nasisira na. So, medyo gas. Saka mahal pong kawayan ngayon. So, yan na po, in-upgrade na po yung pagginagawang gamit ng scaffolding. So, yan po. Yun, kita niyo po yung mga tubo na yun. At dito po, si Kuya magtataho. So mga kalis, nandito po tayo sa side ng MPPB. So dito po yung kinukuha yung mga lisensya na nauuli yung kakaroon ng violation. Dito lang po yan, sa may harap lang po ng kasada yan, ng Burgos. Dito lang po yun sa may City Hall sa loob. Kaso nga lang, ang dadaanan po niyan is doon sa kabila. Iikot po tayo doon sa kabila, doon po sa main gate. Kasi ngayon bawal po itong dumaan dito, sarado po yung area na to. So dito po tayo sa may MPPB, kung saan po kinukuha ninyo ang inyong mga naging issue o may nahuli kayo. So dito na, so dito yung kinukuha. Kasi po nakakaalam, kung nahanap niyo pong office ng MPPB, dito lang po yan. Ay, sorry ma'am. Boss, thank you boss ah. Ingat kayo ah. Dadaanan ko doon kayo lagi dito. Mamaya mapapanood mo naman to eh. Ingat boss. Ito yung mapapanood. Yes boss, dyan boss. Sa Facebook ko boss, kung nanapin mo ko, ganun din ang pangalan ko sa Facebook. Yun, ingat kayo boss ah. Okay po. Ito mga kasama nila sir, mahaba ng buhok. Artista. Haba ng buhok eh. Kakaiba eh. So sa ngayon, wala pa po silang ginagawa kasi nag-aalay lang po sila ng mga scaffoldings, nagko-connect lang sila dun. So iwanan po natin muna, hanap muna tayo sa kabilang side. Titingnan natin mga
butas-butas. Anyway, may jeep na po na bumabiyahe dito po sa Maynila. So nakita po ninyo, ayan po. Pero kakaunti pa lang po yung jeep na yan. Hindi po ganun karami. So, yun. Boss, thank you po sa ingat, boss. So, ayan po. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog. Dito lang po sa lungsod ng Maynila. At nandito po tayo ngayon sa may Piborgos na area. Sa may kalsada. So, nakita po ninyo, meron pong parke dito na maliit. Pathway Alley. Huwag ko tatawagin ito. Dito lang po yan sa aming City Hall. Sa tabi lang po ng City Hall. Sa harap lang po mismo yan. Sa may Piborgos. Kaharap lang po ng Intramuros yan. So, nakikita po ninyo, pwede po kayong mag-upo po dito kasi malilim po dito. Hindi po katulad sa ibang part na medyo mainit. Kasi dito po, pathway po talaga siya. Saka maraming puno. Sa harap lang po ng City Hall, maraming puno. So, ayan po. Konti-konti lang po nakakadaan dito kasi push pa rin po sa kabila po kasi umiikot sa may SM banda. Pero ito po, papunta dito ng SM pero mas malayo-layo na konti. Papunta kasi ito ng UN na kalsada. So ayan, sa nakita ninyo, ayan, may mga dumadaanan dito. So ayan po, may mga ilaw po dito. Kaso nga lang, I think siguro papalitan din ni Mayo to kasi medyo luma-luma na to Tsaka parang hindi siya masyadong naalagaan. Madumi na yun may marami nang sira So yun po kanina, yung project na gagawin nila dito is yung mga butas-butas. Is tatakpan po nila. Like for example, ipapakita ko sa inyo. Ayan po, papuntahan natin. Yan, ito nakita ninyo. Itong part na to, yan, yun yung trabaho nila ni Kuya, ng kanina doon. Tapos lalagyan nila ng, tatapalan nila to, tatanggalin nila to, ito, sure, tatanggalin to. Then ito, tatapalan to, yung mga butas na yan, para, maayos na po ito. So anyway, bagong update po yan, dito sa City Hall po. At least may pinagawa si Jorme na bago na naman, na pinapaganda po itong City Hall, hindi lang po sa labas, sa City Hall. Pati po mismo sa loob ng City Hall is pinapayas po. So nakita po ninyo, ayan po, tatakpan po lahat yan. So mamaya siguro baka mamayang tanghali, aabot na po yan dito yung mga scaffoldings na ginagawa. So at least mga baka siguro by next week or next month tapos na to. Marami kasi hanggang dyan sa taas na yan. Yung nakikita nyo yung part na yan. Yan. Nandyan mismo. Diyan sila mag-e-end. So kumbaga, maraming butas-butas po 'yan. Ayun oh, may mga butas-butas. Siguro 'yung dating pinagagawa, 'yung may mga drills ganun na hindi naman nagamit na ngayon. Ayun, tatakpan na po 'yan. So ibabalik to ito sa normal ang ating City Hall ng Maynila. Alam kong sobrang lumang-luma na to pero konting adjust-adjust ito, konting linis at konting ayos sa pintura. Still maganda pa rin to. Yun nga lang, itong mga bintana natin sa City Hall, medyo wala na, luma na, sira na talaga. So, normal lang yan Itong matagal na So, hindi na natin expect na, siguro kung renovate itong City Hall, malaking gas din to. Pero, baka, alam naman si Jorme, always, Jorme says, laway-laway lang po ito. So, think of it, laway-laway. Pwede pa lang mangyari ang laway-laway lang. O, di ba? Local governments and national governments pag natutulungan po, maganda po naging output. Yan po nakita ninyo dito sa lungsod ng Maynila. So dito na po tayo sa may harap ng papunta po ng National Museum. At dito na po tayo sa may banda ng yung lumang flagpole. Dito lang po yan sa may harap. Yung papuntang UN, then malapit sa kanto ng dinadaanan ng LRT sa taas. So yan po, ito po yung front side ng City Hall. So kung makita ninyo, matagal na po ito, erected pa to noong 1939. So until now, still buong-buo pa rin. So ayan, meron pong flagpole dito na nakikita nyo. Ayan, kaso walang flag, pole lang natira. So ayan po, ito po yung harap ng City Hall mismo. Pag galing po kayo ng UN, pupunta po kayo ng ibang lugar. Napunta po na Farah, napunta ka ng Divisoria. Pakikita nyo po itong area na to. Pero kung galing kayo ng Divisoria papunta ng UN, ito din siya mapapansin kasi papunta kasi yung side na yun. Pero pag papasok talaga kayo, ito po talaga yung bunga ng City Hall. Kasi yan po. Andiyan po si Sir Arsenio Lacson noong December 26, 1912, tapos namatay siya noong 1962. So, ayan. So, ito po yung bungad.
Ito po yung bunga, di ba, pakita ko lang sa inyo. Siguro sa iba, hindi nila alam to. Kasi usually nakikita natin sa kabilang side. So ito po yung area ng bungad ng City Hall. So actually maganda nga mag-photoshoot dito. Yan. So ayan po mga kareds. Yan pong update ko this morning. So maglalakad-lakad po tayo, maghahanap po tayo ng content. So sana po suportahan nyo ang aking channel. Ito po yung channel Kareds. Z po yung dulo, hindi siya S. Kaya masasabi ko sa inyo, good vibes lang po tayo everyday. Be positive po. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagsiservisyo at pagpapakita po natin sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo kung anong nangyayari sa Maynila daily. So ayan po, maraming salamat po sa inyo and God bless po.